Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin hindi umano sa mundo ng social media. Tila muli ngang nagsalita ang tauhan ni President Rodrigo Duterte at binatikos nga di umano si Boying Remuela dahil di umano sa ginagawa nila sa kaso ng Digamo case na tila wala naman nangyayari at walang pag-uusad sa kaso. Ngunit sinabing nasolba na ito at kilala na kung sino ang mastermind na si Teves nga raw di umano ang mastermind sa pagkawala ni Governor Digamo ang nakapagtataka. Wala pang hearing, wala pang matibay na ebidensya ay tila pinablik na ni Boying Remuela at ni Abalos kung sino nga ba ang mastermind di umano sa pagkawala ni Governor Digamo. Ngunit hindi naman nakaligtas si Mayor Janice Digamo dahil binatikos din ito ng maraming netizen na pati dapat siya ay imbestigahan dahil kung makikita natin tila parang hindi ito nagluluksa dahil sa kanyang pananamit, dahil sa kanyang pinapakita sa taong bayan. Sabi tuloy ng maraming netizen na gusto lamang ni Janice Digamo ng mas mataas na posisyon kaya naman nawala si Governor Digamo. Sino nga ba ang totoong salarin? Dapat itong imbestigahan para hindi naman managot na naman muli ang mga inosenteng tao. At kung napatunayan na may sala ay dapat ngang ikulong ito. Banat pa nga ng maraming netizen, the accused will remain innocent until he was proven guilty. Bakit sa mga press briefing, convicted na? Correct ka, Sir Vlogger. Agree ako. Yung iba kasi, wala ding alam sa batas. Normal lang kay Attorney Topacio. Nasa side siya ni Kong Teves dahil siya ang abogado. Yan ang sinumpaang tungkulin bilang isang abogado. Tama si Attorney Topacio. Dapat ngang mas pabor sa kanya kung mag-ingay sila. SOG. Ngunit nagpapayo pa siya. Kanya-kanyang panahon yan. Panahon na ng pagbagsak ng mga untouchable, hindi na mangmang ang tao alam na kung ano ang nangyayari. Itong si SOG, porky DOJ na siya kahit iniimbestigan pa ang kaso, kinonvict na niya ang pinagsususpetsahan kahit pa nga na i-file yung kaso. Sa huwes, hindi ibig sabihin convict ang suspect dahil yung hukom ang magdidesisyon, hindi si DOJ. Well mga kababayan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa naman sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Is being investigated. As much as possible, ay hindi muna ako nagko-comment. Hanggat maaari, hindi muna ako nagko-komento. Dahil baka mamaya ay masabi na meron akong bias. Ito masasabi ko sa inyo, Attorney Topacio. Bayad ka? Bayad ka? Attorney Topacio, bayad ka? Bayad ka ni Teves? Tama na yung drama. Face the music. Harapin ang batas. Puro kay daldal sa media. Eh kayo ba matanong ko? Hindi ba nagiging bias? Lagot ka, Attorney Topacio. Mamaya sasabihin, drama ka ng drama. Hindi kasi ganyan pong nangyayari ngayon. Ha? Pag ikaw kumontra, drama. Pag ikaw kumontra, bayad. Yan ang sinasabi ng mga trolls at mga bashers. So dapat oo ka lang sa kanila para kang tuta. At kinilala naman kami bilang mga kinatawan ni Congressman Teves. So there are no
cases filed and there is no evasion of legal processes. Even sa Committee on Ethics, he was willing to explain his side via video teleconferencing na allowed naman ng rules. But sadly, hindi siya pinayagan. So, ang akin lang naman, in the meantime nga na hindi pa tapos yung investigation, baka pwedeng... O eto, mami, i-discuss natin further in details. Pati nga sa ano, sa ethics, dyan sa Kongreso, gusto niyang ano, umatin via video. O, hindi naman siya pinayagan. Na pwede naman. Allowed naman yan. Ginagawa naman ng iba. Pero kay Tevez, hindi pwede. At tahimik lang po tayo. Because the Department of Justice should administer justice equally to everyone with a fair hand. Ulitin natin. Explain his side via video teleconferencing na allowed naman ng rules. But sadly, hindi siya pinayagan. So, ang akin lang naman, in the meantime nga na hindi pa tapos yung investigasyon, baka pwedeng nga at tahimik lang po tayo. Kaya tumahimik kayo, pinatatahimik na kayo ni Attorney Topacio. Pwede ba? Habang iniimbestigahan niya, pwede ba tumahimik muna kayo? Ay, pustahan tayo. Gusto mo, Attorney Topacio? Araw-araw yan, press con. Oh. Magbabakante lang yan sa mahal na araw. Tapos banat na naman dyan, press con. Oh. Hindi ako nagsabi, si Attorney Topacio. Hindi, lolokohin ko na rin kasi nakikita ko yung mga komento ninyo eh. Nung mga bashers eh. Attorney Topacio, bayad ka. Magkano kinita mo dyan? 1 million ka dyan. Tindi ng utak ng mga Pilipino. No? Pwede ba? SOJ? Habang iniimbestigahan yan, tumahimik muna kayo? O sinabi po yan ni Attorney Topacio, inulit ko lang. Kasi hindi naman to dapat sa media sinasabi. Mamaya magpapresenta pa ako, isa pang abogado, ganyan din ang sinabi. Kasi sasabihin nila, Kocholi, abogado ka ba? Kocholi, taga Negros ka ba? So may karapatan lang magsalita nito? Taga Negros? At abogado? Papakita ko, abogado po nagsasabi, tumahimik muna. Okay? Eh, yan ang mahirap sa atin eh. Gusto nyo, oo lang ng oo eh. Pag kontra sa inyo. Because the Department of Justice should administer justice equally to everyone with a fair hand and an even eye. We commiserate with her. Alam nyo, namatayan siya. In her grief, eh, baka kung ano-anong nasasabi niya. Pero sana naman, wag reckless. At wag siya ngayon kasi baka tayo ay nakaka-impluensya ng investigasyon. Kanya nga... Baka nga ganun ang ginagawa, Attorney Topacio. Ano ka ba? Madam, Mayora, huwag ka namang reckless. Yun ang sinabi ni Attorney Topacio. Huwag kang reckless. Nauunawaan namin, ha? Yung kanya pong puto, nauunawaan namin ay kayo namatayan. Kayo ay grieving. Kayo ay nagluluksa. Halata naman sa itsura ninyo, kayo ay nagluluksa. Halatang halata. Sa inyong demeanor, pananamit, make up, halatang halata naman namin kayo nagluluksa. Nauunawaan namin kayo. Pero wag naman sanang salita ng salita. Kasi kasunod niya, wag naman sana puro excuses. Tama na muna. Mamaya sasabihin na naman. Instead na makiramay kay Mayor, tinitira. Hindi naman sa ganun. Pero kasi gumugulong na yung ano. Hindi dapat salita ng salita. Yan po ang punto ni Attorney Topacio. Nagsalisalita ka doon. Binigyan mo na ng presyo yung ulo ng inyong mag-anak. Mamaya i-discuss natin.
po nung isang araw, na narito kami at nakita namin na narito siya at kausap niya si Secretary Remulla. Sabi namin, dapat kung kinakausap mo yung complainant, eh, di kausapin mo rin yung subject ng investigasyon. Wala namang mawawala. Di ba sabi niya, tumatawag, ayaw niyang kausapin dahil puro kadramahan. Eh bakit naman ganon? Eh, hindi ba, siyempre, namatayan si Mayor Janice, may konting drama rin yun. Wala. Nag-gets nyo? Ah, eto pa. SOJ, si Attorney Topacio nagsabi niyan. Uulitin ko lang kasi parot ako. Okay? Bilang isang ikaw ay parang tatayong kayo ang parang magja-judge diyan. Bilang parang ama ng isang pamilya, dapat pag pinakinggan mo yung isang anak, papakinggan mo rin yung isa. Kasi hindi naman convicted pa yung tao eh. May probable cause na po ba? Hello? Meron na po ba? Di ba wala pa? Okay. Dapat, kung kinausap mo yung isa, kausapin mo naman yung isa. Eh, ang point, tama na yung drama. Huwag na magdrama. Ayun po sabi ni Attorney Topacio, eh, siyempre namatayan yung isa. Normal, may drama din yung isa. Eh, sana, binigyan mo naman ng chance, ha? Yung isa, kung may drama man, pinakinggan mo rin yung drama. Sa ngalan ng fairness, bilang parang tatay, pakinggan ng parehas na anak. Ulitin ko lang po doon sa mga abogado na nakakalimot, ano ang definition ng due process? It hears before it condemns. Paulit ko, baka kasi nakakalimutan ng mga magagaling nating abogado. It hears before it condemns. Lahat po yan. Ito, papangako ko sa inyo. Yan ang tayo natin. Kahit po may susunod na namang kaso, doon tayo ulit sa suspect until proven guilty. Pero pag napatunayan naman, ako mismo magsasabi sa inyo, ikulong nyo na yan, ibitin nyo. Kung legal sa batas, pugutan nyo. Hindi po legal yun. Wag ganun. Hindi yun legal, hindi legal. Ha? Pero ibig ko sabihin, pag napatunayan na, sige, lahat ng legal, gawin nyo sa taong yon. Kay DG Bantag, kay Tebes, kay doon kay Jobelin, kahit sino susunod pa. Kasi ang lumalabas ngayon, ha? Ipaiksiin ko lang yung mga explanation ni Attorney Topacio. Oh. Although hindi niya directly sinasabi, pinaparot ko lang. Explain ko in layman's term, maunawaan ng iba, ang dating ganito. Lagi nating pinangungunahan ng mga bagay-bagay. Hindi tayo nakagitna, at tayo ay laging papreskon. Ganun lang kasimple yung sinasabi niya. Pinaganda lang niya. Ha? Binigyan lang niya ng palaman. Ha? Maayos yung pagkasabi niya. Hindi lang niya dinirek. Oh. Pero kung diretsahan ng salita, ganun ang ibig niyang sabihin. Walang palaman, ganun. Na pinangungunahan natin ang mga bagay-bagay, convicted na agad yung tao, tapos puro preskon. Press con. More pa. Oh, press con. Yun po ibig sabihin niyan. Eh, siyempre, abogado eh. Salitang abogado, salitang vlogger. Di ba? Ganun. Ako ba nagsisinungaling? Kahit i-translate nyo sa mga nakakaunawa, i-translate nyo sinasabi niya. Parehas lang din 'yung sinabi ko. Ano? Press con. Oh, sinungaling ako? Sige. Ulitin niyo 'yung sinabi niya. Ano bang masama roon, 'di ba? To hear both sides. 'Yun lang naman.
ng amin, wag lang po tayong padalos-dalos sapagkat hindi po nakakatulong yan. Yeah, ito totoo lang. Wag po tayong padalos-dalos at di nakakatulong yan. Sa totoo ba? Ito, tanong ko para sa lahat. Ha? Hindi lang naman ngayon. Ito ay tanong ko rin kahit dun sa mga dati pang ira na humawak ng klase ng investigasyon sa atin. Nakakatulong ba talaga? Hindi tayo, kahit nung panahon ni Duterte, panahon, nakakatulong ba talaga? Oo, may marang nakakatulong. Pero marami ka rin kasi marami ring nakulong dahil sa salaysay lang eh. Naikwento eh. Sabi din na, may patong na raw yung ulo ng bawat digamo sa kanilang pamilya. Sir, any comment? Eh, anong pruweba niya? Oh, hindi naman po excuse yung ikaw ay bereaved. Gusto nyo i-translate ko ulit. Mayora, anong preba mo? Kasi may patong daw yung ulo ng mga inyong pamilya. Nancy Bicolana, itong Bicolana, I could be wrong, pero mukhang harassment yan. Parang bubuli at abalos. Ay, hindi, abuse. Abalos. Sorry, malabong. At abuse of power, alahanin yan sa eleksyon. Delikado na tumaas. Tumaas pa sa pwesto. Sakto. Maputol ko muna yung may patong na daw yung ulo ng pamilya, Digamo. Baka mawala ako pa kay paalala. Exactly. Kung gusto nyo pong matuwid ang bansang Pilipinas, ayusin po natin pagdating sa eleksyon. Eksakto to sinabi ni Nancy Bicolana. Maraming salamat po ah. Aalalahanin nyo pagdating ng eleksyon. Hindi yung pinatalsik nyo na, isinukan nyo noong 1986, tapos pinatakbo ngayon, hindi nyo inalala. O ano tayo ngayon? Okay ba tayo ngayon? Mamaya, matatapos ang kaso ni Digamo at Tebes, makakalimot tayo. The same people na inaakaayawan natin dahil sa bulilyasong nangyayari ngayon, iboboto pa natin ng senador. Alalahanin nyo, please. Pakilang. Kayo, hindi ko kayo tuturuan kung sino iboboto. Pero yung sa tingin ninyo, umaabuso sa atin, alalahanin nyo pagdating ng eleksyon. Huwag dahil maganda ang pamilya, dahil matunog ang pangalang political family, kailangan iboto. Wala po sa batas yun. Na pagka maganda at ay sikat na political family, kailangan iboto. Hindi po. Matuto tayo ha. Ruby Herman, eksakto po. Ayan na po ang bansa natin, Republic of Marites. Ang hilig natin maghusga. Yun ang hindi naman napapa... At simple lang, kung may reklamo, idemanda. Huwag niyong sirain sa media. Huwag sirain sa social media. Eh ako nga, dalawa lang ang tanong ko eh. Asa na yung video? Ba't di mailabas? Asa na yung demanda? Ay, demanda na. Tapos tumahimik na tayo sa press corps. Maganda nga. Kasi pag, alam ko, pag nakademanda na, hindi na sila pwedeng dakdak ng dakdak. Eh. Para ibang topic naman, masubukan natin yung iba. Ano yung tikas nila sa ibang topic? O, di ba? Ito sinasabi, di pa tapos lutuin ng video coach. Kasi yung iba sinasabi, alam nyo coach, hindi pwedeng ilabas yung ebidensya na yan. Kasi kakailanganin yan. Yan po ang mga komentaryo ng ibang mga bashers tsaka ensimada. Wag nyong lokohin ang Pilipino.
hindi kami tanga katulad ninyo. Bakit? Yung ibang ebidensya nga, nilalabas na sa media. Diba? Tama o tama? Ang dami na nga ebidensyang nilabas sa media, dakdak nga sila ng dakdak eh. Tapos pagdating sa video, nakatago. We, di nga. Bulayin nyo, lelang nyo. Labas nyo na yung video. Eh di ba si Digamo? Dinalaw pa raw siya ng asawa niya. Ilabas nyo na yung video. Ang dami nyong nilalabas na ebidensya eh. Yung video, hindi nyo mailabas. Bakit? Oh. Di ba kayo nagtataka ron? That is so lame excuse. Napakababaw po noon nasasabihin eh. Kasi hindi naman kailangan ilabas lahat. Naku, Nick. Ang dami na nailabas na na ebidensya. Yung video, hindi pa. Sabi ni Evan Loha, ang bait ni Ma'am Nancy Bicolana, lahat ng Baneteros, nagbibigay siya. Subscribe nyo po, maganda po. Thank you, Nancy Bicolana, ha? Maraming salamat po at may maiinggit na naman. Pustahan tayo. Hindi, pero may gamot sa inggit. Ituro nyo, ha? Ituro ninyo anong gamot sa inggit. Alam ko alam nyo na yun eh. Oh, sabi ni Lilet Tagono, pautot lang yung video na yan. Hindi ko nga alam. Hindi ko alam kung pautot yan or hindi. Naisipin mo yung sketch nilabas nila ng mapa ng bahay. Yung picture ng Digamo nilabas nila na walang kakwenta-kwenta. Nilabas nila yung nakuhang pera. Yung mga barel na nakuha, nilabas nila sa media. Yung video hindi. Sige, bulahin niyo yung mga tanga. Sila ang nabobolan niyo, hindi kami. Wasa na tayo, yung may patong daw ang utak, ay ang utak, may patong daw yung ulo. Madam, Mayora. Asa ng ebidensya niyo? Huwag kayong magagalit sa akin, inulit ko lang sabi ni Attorney Topacio. Asa ng ebidensya? Simple lang. Kung walang ebidensya, tumahimik. Kasi nasisira eh, nasisira nyo na po dito si Tebes. Nagiging bias na po. Kung walang ebidensya, tumahimik. Yun po ang ibig sabihin ni Attorney Topacio. Hindi na po excuse yung kayo ay nagdadalamhati dahil namatayan kayo ng asawa. Ulitin ko po, kami po ay nakikiramay kasi ramdam na ramdam namin sa iyo ang pagdidilamhati. Sa iyong pananamit, sa iyong makeup, sa iyong demeanor, sa iyong body language, alam namin nasasaktan ka. Pero hindi na po excuse yan. Parang ganun po ang sinasabi ni Attorney Topacio. Na para kayo ay magkaroon ng karapatan na magsalita-salita na lang ng kung ano-ano nang wala namang katunayan. Mayor Janice also has a video of some conversation. Totoo ba ito? Anita Go? Na-erase na raw niya by accident? I don't know. It's hard for me to believe that, you know? You know what I'm saying? It's very hard. Very hard. Very hard to believe that. Pambira, napapa-English ako. Conversation? A legit? Evidence? Deleted?
Oh my golly, wow. I don't believe it. Yan ang mahirap, coach. Sabi ni Lilith Tagono. Si Tevez nga ginaganyan. What more pa sa mga taong maliliit? Sino yung maliliit? Sinasabi mo si Charis? Lilith Tagono? I don't know if she mentioned that, but I'll give you a technique. This is what you call technique that is not allowed. Sa Tagalog, pinagbabawal na technique. Pag na-delete yung video, ha, sa phone, mariretrieve pa yun. Mariretrieve, punta ka lang doon, nariretrieve. 30 days yun eh. Mariretrieve 24, 25 days pa lang atang patay si Degamo. Mariretrieve pa yun. I-message nyo siya. Tututut. Pwede pa i-retrieve yan. Yun yung tinatawag ng mga selosang pinagbabawal na technique. Try nyo sa asawa nyo. May mga deleted yan. Mariretrieve yun. Tinuruan ng kalokohan. O, diretso tayo. Ikaw ay nagluluksa na ikaw ay gagawa ng mga irresponsible statements. Huwag naman po sana. Alam nyo, these statements generate more heat than light. Ha? Nagpapainit lang yun ang damdamin pero hindi po nagbibigay ng kapaliwanagan yan o liwanag dito sa investigasyon. Katulad ng sinabi ko noon sa marami kong panayam, meron po kaming mga request na pinarating kay Speaker Romualde sa aming second na pag-uusap. Dalawang beses po kami nag-usap. Ito po yung mga request niya para so he may feel safe. And if these requests are granted, ay uuwi po siya. Ngunit yung iba po ay pwede daw, yung iba ay hindi pwede, kaya hindi po makauwi pa si Congressman Tevez. But hindi eh. I can only say na nagpapasalamat naman ako kay Speaker Romualdez na naging prangka naman siya at makatotohanan sa amin kung anong pwede at kung anong hindi. At for that, he has earned my highest respect. So with that, sir, wala pang plano po yan? Sa ngayon po, wala pa. But titingnan po natin. Kaya nga po humingi siya ng dalawang buwan sana dun sa kanyang mga kasamahan. At ngunit sa kasawiang palad ay hindi po ito napagbigyan. I meant the proceedings sa preliminary investigation. Kasi sabi nga ni Yusek Lavano na yun daw case build up ay joint effort ng NBI, DOJ, police, military, at prosecutors. Eh yung prosecutors din po ang nagde-decide whether there is probable cause or not. So usually po, kaya nga po may investigative arm ang DOJ, which is the NBI, yun po ang nag-iimbestiga. And then after there is an investigation and a complaint is filed and set. Di, sino ba nag-iimbestiga? NBI ba o sila? O ito yung sinasabi. Kaya nga may investigative arm. O yun na nag-iimbestiga. Tapos saka didesisyon na kung may probable cause. Yan yung ideal. Pero hindi po nangyayari yan. Wag na pong paulit-ulit to po, nabasa na ha. Ito paulit-ulit. Wag niyo nang pasikatin yung nalaus na ha. Oh, okay. Diretso na po tayo. For preliminary investigation, yung different set of people, yung prosecutors under the DOJ belonging to the National Prosecution Service, yun po ang nadedetermine ng probable cause. That is to put a gap or to put a separation between those who investigated and those who will decide whether a case should be filed in court. Dahil ang preliminary investigation po
ay, if I may, is quasi-judicial. The person or persons conducting a preliminary investigation acts like a judge in determining whether or not there is probable cause. Kaya ang complainant po dyan, katulad dito sa illegal possession, ay CIDG. Kami ang respondents, ang magde-decide ay yung prosecutor na inassign dyan, ano? Ngayon, kung ang prosecutor ang kasama sa case build-up, kasama mismo ang National Prosecution Service, paano magiging impartial yung magde-decide as to whether or not there is probable cause? Alaga namang kontrahin nila ang kanilang sariling kalihim. Yan po, alam nyo, yung sinasabi nito ni Attorney Topacio, ayan din ang sinasabi nung kampo rin ni DG Bantag. Same pattern po. Same. Oo, magkaiba si Tebes at si Digam, ay si DG Bantag, ha? Baka sasabihin na naman may papasok. Excuse me, iba po si Bantag kay Tebes. Oo, alam natin. Ha? Walang tao magkaparehas. Okay? Tapos, may nabasa ko. Sagutin ko mamaya. Parehas na parehas eh. Yung problema ni ng DOJ or ni SOJ, alam ka namang kontrahin ka ng tao mo. Pag sinabi niya na meron ng desisyon, hindi ka naman pwedeng kontrahin ng tao mo. Exactly. Exact na scenario. Magkaiba lang words ginamit. Pero ganyan-ganyan kay DG Bantag. Same problem po. Pumapasok na po sila eh. May desisyon na sila. Carlos, tama, we don't care, makulong. Kaso same pattern ginagawa kay DG. Same eh. Naalala niyo yung reklamo nito, ni Attorney Topacio? Ganito rin ang reklamo nila DG Bantag. Kat Serrano, same approach. Gusto nila i-fit yung resulta sa conclusion na gusto nila. Kat Serrano, nagsabi po niyan. Eh, hindi ko po sinasabi kung ganyan nga talaga. But can we blame them? Yung mga nagsasabi na same approach, gusto nila i-fit yung resulta sa conclusion. Eh, ganyan po ang nangyayari. We cannot blame others kung ganyan ang maisip nila. No, ito, Nori, ito yung sinasabi ko. Dapat si Topacio tanggalan ng lisensya kasi pinagtatanggol ang may lasa. Nori Lobos. Ano pong ibig mo sabihin pinagtatanggol yung may lasa? Wala po bang lasa sila, Digamo? Pero tatandaan po natin, ha? Bawat Pilipino may karapatan sa abogado. Hindi po kasalanan ng abogado yan. Ginagawa nila yung trabaho nila. Kasi po, pag hindi nila binigyan ng boses ang isang tao na nasa batas, ay meron po silang pagkukulang. Kasi bilang abogado, obligasyon nila yon na marinig ang bawat Pilipino. Kasi po, nasa batas na meron silang karapatan ang bawat Pilipinong marinig. At marinig ang kanilang side through lawyers. Hindi po pwedeng itanggalan ng karapatan ni Attorney Topacio si Tebes. Okay, huwag niyo sisihin ang abogado. Kahit po magtanong kayo sa ibang abogado, ganyan po ang isasagot sa inyo. Okay? Sa side ni Degamo kaysa side ni Tebes, hindi po kasalanan ng abogado yan.
Okay? Ang naging malaking katanungan sa taong bayan, kaya naman pinapapaimbestigahan si Mayor Janice Digamo dahil kung talagang nagluluksa ito, hindi magdadamit ng maiiksing damit, nakikita ang kanyang cleavage at mag-aayos ito na tila parang walang nangyari kay Governor Digamo. Kaya ang tanging hiling ng taong bayan ay magkaroon ng patas na paglilitis, hindi porket na i-file na ang kaso sa huwes ay tila convicted na agad si Kong Teves dahil ang mga judge ang magdi-decision nito, hindi si Boying Remuela at Abalos. May batas ang Pilipinas, huwag nating ipakitang bulok ang batas ng Pilipinas. Bakit pa kayo nagkaroon ng batas kung kayo rin lang naman ang mag-judge kung nagkasala ang isang tao at hindi ang mga judge sa hukuman? Well, mga kababayan, ano ang inyong palagay? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.